Good morning sa ating lahat. Magandang oras, magandang buhay. Magandang oras, happy Monday. Ang Monday ay araw ng mga kaluluwa. Kaya kung mayroon kayong mga mahal sa buhay na pumanaw, ay magsindi kayo na puting kandila sa inyong tahanan at sa inyong altar, mga people. So, bago ang lahat, ako po si Ka Merly, si Nanay Merly Pontejos, ang inyong lingkod dito sa social media. Sa ngayon ay wala pa po tayong ads na lumabas kasi nagkaroon ng problema ang ating YouTube, no? So, people, maraming salamat sa laging pagtangkilik sa aking channel kahit hindi pa tayo nagkaroon ng monetization. Nagka-monetization naman tayo, nagkaroon lang ng problema. So, people, ako ay nagpapasalamat sa inyong tuloy-tuloy na panunood. At kung may comment naman kayo dyan, bahala na kayo kung anong i-comment nyo. Hindi muna ako ngayon magre-reply kasi pag nag-reply ako, binabawasan uli ako ni YouTube. So, July 5, baka mag-active na tayo or mag-apply na ako. Pwede na ako mag-apply muli sa YouTube para sa monetization natin. Para magkaroon ako ng sahod. 123,900 something na tayo followers o subscribers sa aking YouTube. Maraming salamat. Congrats po sa inyo. At God bless sa lahat ng mga nanunood at lahat ng mga ano. So mayroon isa sa atin nag-message na mag-vlog daw ako ng kandila. So magandang umaga sa inyo ha. Nagkakapi pa lang ako pero mag-vlogs na tayo. Ang meaning ng green na kandila, isa-isahin nating i-meaning ang mga kandila para alam ninyo. Ang green ng kandila ay fortune, luck, pampaswerte, kahilingan. Yan po ang meaning nito. Pwede kayo nito magsindi ng tatlong kandila sa araw-araw at humiling kayo ng inyong gusto. Gusto nyo ng lucky charm or swertein sa buhay, abundance, fortune, luck. No, pampaswerte kasi ang green. Alam naman natin pagdating sa green, yan. Ito ay hindi pwedeng isindi pag nag-ritual. So, kung mag-ritual man lang isang ritualista tungkol sa kandilang green, ibig sabihin, nagre-ritual siya para sa abundance, pampaswerte. Hindi po ito pwedeng gamitin sa love o kahit sa pampasuko o ano. Kasi ang green, alam naman natin lahat na ito ay sa fortune and abundance at pampaswerte. Okay? Yan ang meaning niyan. So ngayon nandito naman tayo sa black. Okay, 'di ba? Ang black ay alam naman natin to interact evil intention. Ang itim, pwede rin natin 'to siyang gamitin pagka tayo ay mayroong masamang iniisip sa kapwa, 'di ba? Pangungulam, pananakit, pamarusa. At ito rin halimbawa kung ikaw ay kinulam. Ikaw mismo kinulam. Pwede kang magsindi nito para maibalik sa kanila ang gawa nila. So, ang black ay sa mga pamarusa, sa kulam, yan ang kadalasang ginagamit nito. No? Pwede rin po ito na pang barrier sa mga parating na sumpa sa buhay mo. No? Yan. Pero, kung wala ka namang alam na paano gamitin ang black, huwag mo nang gamitin na. Okay, ang pink naman, people. So, pink, for love and good relationship. Ito po ang karapat dapat sa ritual na gagamitin ninyo mga ritualista. Kasi kayo, pataka lang kayo mag-gawa ng ritual na wala kayong alam sa mga kandila. Okay? Ang iba, nagsisindi ng puti, pula, ang iba daw nag-ritual sa kanila, sinisindihan ng green. Nako ka. Kung sa love, wag green. Hindi yan karapat-dapat. Pink, hoy mga scammer. Manood ka sa live ko at mag-comment ka na rin. No? Bahala ka na mag-comment ka dyan. Pagka hindi maganda ang intention mo sa akin, hindi maganda, i-remove kita at i-block para hidden mo yung aking YouTube. Okay? So, dito naman tayo sa brown. For health and fast recovery. So, yan.
ang brown, magsindi ka sa kalusugan mo at sa fast recovery kung may masama kang nararamdaman. So, ang yellow naman, for good spirit, sa mga espiritu, sa mga kaluluwa na inyong pagdarasal, na mabuti ang sana sila sa kanilang pagpanaw o anuman. Ang orange naman, this is my favorite color kasi ito ay nabibigay swerte sa akin. Ito naman sa academic or career, kung kailangan mo ng career or anuman, ito lang yung sindi mo. So, sa violet naman, mga people, ay for material and spiritual gain. So, mga material, gusto kong makamit itong tagumpay na ito, magkaroon ako ng sasakyan, magkaroon ako ng kotse, magkaroon ako ng iba-ibang gusto mo. Sindi ka niyan, kahilingan. Ang blue is a blue for peace and hope. O kung may mga kaibigan kayo hindi magandang magsindi kang kandila para sa kapag-asa at peaceful na relationship ng kaibigan. Anong kulay ba it is? Pula. Pangit ang pula na. Ang for meaningful life, ang red naman, people, pagka ito ginamit sa ritual, tapang siya. So, matapang. Kasi pula. And then, pwede mo rin itong isindihan para mas maganda ang takbo ng buhay mo. Or meaningful life. Ano? Yan. And then, sa white, people. White candle for enlightenment of your mind. Ang white, sa mga espiritu din po ito. Napatatandaan ninyo na pag tayo nagsisindi ng kandila sa altar ay laging puti. Dahil gusto natin maging malinis ang ating espiritu o kaluluwa o ang pagkatao natin. Kahilingan din po ang puti. So ngayon mga people, yan ang ating mga kandila na ginagamit. Mas ako pag minsan, araw ng Lunes, nagsisindi po ako or kahit anong araw na gusto ko lang, sa akin lang yan ha. Iba-ibang klase mga tao, iba-ibang mga ritualista, mayroon silang kanya-kanyang oras na pagre-ritual. Sa akin, ako iba din. So, tayo mga ritualista, peke man o hindi, scammer ka man o ano ka man, iba-iba po ang ating misyon. Iba-iba rin po ang ating taglay. Yeah, ikaw ay scammer, yan ang misyon mo. Ako naman ay legit, ito rin ang misyon ko. Prangkahan lang tayo, day, ha? Ugdong. Kasi yan ay karapat-dapat sa atin. Huwag tayong maniwala sa matatamis na salita. Okay? So, ngayon, kung hahabaan ko pang kwento ko, baka hindi nyo na kayang panuuri ng mahaba ang aking video. So, maraming salamat sa lahat ng mga nagtangkilik at nanonood. God bless po sa ating lahat.